surprised. The, all the commissioners, former commissioners and the office were all surprised. Dahil, you know, we were hoping na palakasin. Pero nangyari po ay inabolish pa yung office. Wala nang lalaban. Diba? Pag inutusan mo, hihina lalo ang laban. Kumbaga PAC sila nga naging katuwang nitong mga... Sana wala nang korupsyon. Para wala nang lalabanan. Because the fight against corruption is number one, fairly new. You know, fairly new po sa atin dahil wala naman ho talagang you know, administrasyon ang seryosong lumaban at this level sa corruption other than the administration of the president, that we are hoping that the administration of President Bongbong Marcos, kagaya ng laban sa droga, laban sa terorismo, ang laban sa corruption ay palalakasin at ipagpapatuloy. The PACC was created so that hindi lang naman anti-corruption kasi ang function ng DESLA. Ang DESLA is also functioning as the lawyer of the president. So, kaya merong specialized office na create para po mag-concentrate on anti-corruption because corruption is a big issue in the Philippines. Mm-hmm. Yes. You know, so yun po magiging problema dyan. Salamat po. Ito nga po yung sa tingin ko ay maganda. Sa tingin ko, makakatipid. Sa tingin ko, maiiwasan din yung redundant paulit-ulit na mga ahensya na iisa naman ang gawain. Okay? Ayan po ang aking observation at analysis dyan sa pag-abolish ng ibang opisina. Alam nyo, isa po sa inabolish ng ating Pangulo ay yung Presidential Anti-Graft Commission, PACC. Okay? At inalis na nga po yan, inilipat na lang sa Secretary, Deputy Secretary for Legal Affairs ng Malacañang ang trabaho. So nawala na yung staff doon, nawala na yung mga tao doon, at ngayon ay iba na. Yan pong PACC ay binuo ng dating administration sa mamagitan po ng isang executive order na di umano yung mag-iimbestiga sa mga graft and corruption. Pero wala din namang naikulong. Mukhang hindi rin nagustuhan ng ating Pangulong Marcos ngayon, kaya inabolish na. Okay? Ito naman pong isa ay ang pagiging presidential spokesman. Wala na rin pong presidential spokesman at yung press secretary, siya na rin po ang magiging spokesman. At siya na ho ang may hawak ng lahat ng mga balitaan mula sa Office of the President. Maganda rin yan. Kasi yung dating administration, dalawa yung naging spokesman, para nagamit lang sa politika. Parehong nagpakilala, nung tumakbo naman, parehong talo. Natandaan ba ninyo? Si Harry Roque, spokesman. Salvador Panelo, spokesman. O, nakilala sila, pero nung eleksyon, talo rin eh. So, parang hindi nakatulong sa kanila, pero nadagdagan lang ang gastos ng Office of the President dahil yung presidential spokesman, nilagyan ng sariling tao yan. Yung PACC, nilagyan din ng sariling tao, pero sa tingin ng kasalukuyang gobyerno, mukhang hindi na kailangan. Okay? Yan po yung order at galawan ngayon ng ating Pangulo. Balikan ko lang yung Presidential Anti-Graft Commission na pinangunuan ni dating Chairman Greco Bellica. Baka nakita ng Malacañang, wala rin, kaya ho inabolish na. Tumakbo rin yan, Senador, talo rin. Actually, dun sa mga kandidato ni Pangulong, dating Pangulong Duterte, parang isa lang ang nakalusot. Kung hindi pa tinulungan niya ng Marcos Loyalist, hindi rin mananalo. Di ba si Robin Padilla lang? Senador Padilla, wala namang iba. So, ibig sabihin, yung kasikatan ng dating administration, hindi na-convert sa mga kandidato niya. So, si Pangulong, dating Pangulong Duterte lang ang sikat at tinutulungan ng taong bayan, pero yung kanyang mga tauhan dati na nagahawak nitong mga posisyong ito na inabolish ni President Marcos, ay mukhang walang dating sa tao. Hindi nga sila nanalo. So kayo, anong inyong pong masasabi dyan? Sang-ayon ba kayo sa pag-abolish na yan ng mga opisina? Balita ko nga yung Presidential Communication or Operation Office, PCOO, ay inabolish na rin. Ginawa na nga ang press secretary, isa-isa na lang. So, ang layunin nito ay yung hindi na nga ho mag-redundant. Kasi yung Presidential Anti-Graft Commission, ang dami nang gumagawa niyan, nag-iimbestiga dyan ng DOJ sa ganyang klase ng korupsyon. Ang National Bureau of Investigation, nag-iimbestiga rin. Nandiyan yung ARATA, Anti-Red Tape Authority. Ang trabaho nyo, mag-iimbestiga rin ng mga korupt sa gobyerno. Nandiyan ang Office of the Ombudsman. Ombudsman, yan din ang trabaho. So parang redundant na nga. Parang paulit-ulit na lang at dagdag na gastos lang ng ating gobyerno. Kaya yun siguro ang dahilan kung bakit inabolish na ni Pangulong Marcos dahil padami ng padami ang mga opisina
at ang daming tao, pero isa naman yung gawain. Kaya ayan, para sa akin pong analysis ay maganda itong ginawa ng Pangulo na tanggalin na itong mga opisinang nagpapatong-patong lang ang mga trabaho sa araw-araw na kaya namang gawin ng iilan. Nakatipid tayo sa manpower, sa gastusin, pinapasweldo at lahat ng gastos. Alam niyo, mga opisinang binuo ng gobyerno, lahat yan ay may gastusan. From electricidad, communication, sweldo, allowance, at lahat ng operasyon, tayo ang gumagastos doon. So ngayon, binabawasan. Maganda ito. At sana nga ituloy-tuloy ito ni Pangulong Marcos Jr. na yung iba pang ahensya na ang tingin niya ay redundant, paulit-ulit na lang, iisa naman ang kapangyarihan, i-abolish na rin para makatipid tayo. Kasi ang kailangan natin ngayon pera, hindi gastusan. Kailangan natin makatipid dahil yung ekonomiya ay malaking pagsubok sa ating bayan. Maraming gastos, marami tayong utang. So, yung style ng management ni Pangulong Marcos mukhang naobserbahan ko, mukhang kakaiba at maganda. Kasi ang ginagawa niya, pagtitipid, pinag-iisa yung mga opisinang dapat ay magtulong-tulong at iisang layunin. Hindi yung ang dami-daming division, ang dami-daming manpower. Pag tinignan mo naman, wala naman hong na-i-deliver, parang ganon. So, ako, ang tingin ko, inuulit ko po, pabor ako at maganda itong ginawa ng Pangulo sa pagtitipid at pag-abolish ng ibang mga opisina na sa palagay niya ay hindi na kailangan. Okay? So, hindi ibig sabihin wala na po yung Presidential Anti-Crime o Anti-Graft Commission, wala na kampanya sa korupsyon. Nandyan pa rin. Nandyan. Yan ang trabaho ng ombudsman. Yan ang trabaho ng mga iba pang ahinsya ng gobyerno. Ituloy lang. O, di ba? Nakatipid talaga tayo. Mm-hmm. At sa akin pong observation, parang one week na ngayong araw na ito, si Pangulong Marcos, iba yung galaw. Nakikita ko na mukhang gusto talaga ang tunay na pagbabago at tuloy-tuloy na pagbabago kasi inuuna niya yung kanyang yung talagang executive department kung paano pagalawin ang mga taong kaya namang magtrabaho at kayang makatulong sa kanya. So okay na okay po yan. At mahalaga po na ipaparating ko sa inyo ito, especially sa mga Marcos loyalists, Marcos supporters dito at sa abroad sa mga nangyari, dahil mahalaga po na kayo magpahayag ng suporta. Pag kayong mga followers ng ating Pangulong Marcos ang naghayag ng suporta, tataas ang moral ng gobyerno, tataas at lalakas ang loob ni Pangulong Marcos na gawin ang nararapat para sa bayan dahil suportado nyo. Mahalaga po yun. Kaya naman ako bilang volunteer na tumutulong sa ating pamahalaan, broadcast journalist at dito sa vlog na ito, bilang vlogger, ay sinasabi ko po itong ganito. At yung aking yahong sariling opinion at pag-aaral tungkol dito, naniniwala akong tama ang ginagawa ni President Marcos Jr. Sana marami pang mga opisina na pag-isay na lang para nakakatipid tayo sa lahat ng gastusin. Napakalaki po ng gastos ng pamahalaan. Napakaraming pinapasweldo. Ang daming opisina binabayaran. Ang daming transportation at kung ano-anong gastusan na pag sinuri mo, sila-sila rin. So, sayang lang. So, ito, pagtitipid. Pagtitipid pero maidi-deliver ang dapat na gawin para sa bayan. Napakaganda po niyan. Suportahan natin ang mga ganitong sitwasyon. Yan po hindi masama.